makita niya naman. Baka ko ng item bound to Pembo Makati, no? Ano to? Uno, 27.2mm na seat post. 350mm ang haba. So, if need niyo ng mga bike parts like stem, seat post, degreaser, chain lube, tanawin niyo lang ako or PM niyo ako sa may FB ko, no? Ilalagay ko na sa description yung FB profile ko, no? Pwede niyo ako i-PM doon pag may mga need kayo ng parts. Yo, what's up sa inyo mga Gigi at nagbabalik ang inyong Kuya Zach para sa panibagong video. At sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng roller. So, ano nga bang mga kailangan para magamit ka ng bike roller? So, first of all is, may bike roller ka at the same time may bike ka. Kahit anong bike yan. Then, third is, dapat ang roller nyo is nakasetup na para sa size ng bike nyo. So, ano nga bang maunang kailangan gawin bago ka mag-roller? So, first of all, kung saan nyo ipupwesto yung roller, make sure na dapat malapit kayo sa isang pader para kung saan kayo pwede tumukod dahil beginner pa lang kayo. Or di kaya, meron man lang kayong matutukuran ng paa or mahawakan para pag in case na out of balance kayo, pwede kayo dun humawak. So, sa video na ito, ang gagamitin kong bike is isang fixed gear bike, no? So, specifically, this video is made for fixed gear riders kung paano kayo gagamit ng bike roller. Pero, pwede rin naman to sa mga ibang nakabike. So, after nyong makahanap ng matutukuran or maawakan para in case ma-out of balance kayo, I would suggest na wag muna kayo mag-cleats if naka-cleats kayo, no? Gamayin nyo muna yung roller nang hindi kayo naka-cleats. Like, siguro mag-chinelas lang muna kayo. So, pag nagamay nyo ng roller nang habang na chinelas lang kayo, tsaka kayo gumamit ng cleats. Sa paggamit ng cleats, pwede rin nyo ring gawin na isang sapatos ng cleats muna ang gamitin nyo bago kayo magdalawa. Dapat din na alam nyo kung saan kayo komportable mag-clip-in ng cleats shoes. Pag nahanap nyo na kung saan kayo komportable mag-clip-in muna, pagka-clip-in nyo doon, tsaka kayo sumakay sa bike. But make sure na nakahawak kayo sa pader o nakatukod kayo doon. Mas makakatulong if iro-roll yun, ipapadyak nyo na sa roller, tsaka nyo i-clipin yung isa pang paa. And then after that, pag na-clipin nyo na, so umiikot na kayo. Huwag kayong mangangamba or huwag kayong mata. Sa una yan, mangyayari is parang magsisway-sway kayo dyan. Kasi parang kang nagbabike sa yelo nyan eh. After that, basta huwag kayong mag-iisip na mahuhulog kayo or sisemplang kayo. Dahil once naisipin nyo yun, talaga sisemplang kayo, no? So, mas makakatulong if hindi nyo iisipin na mahuhulog kayo or sisemplang kayo. Ang pinaka-isipin nyo is paano kayo babalanse. Doon kayo mag-focus. Balanse at yung pagpadyak. So, once nagamayin nyo na yung pag-iikot, pwede na kayo mag-rev out, pwede na kayo mag-ana yan. Ako, totally hindi pa ako nakapag-rev out ng sobra-sobra dahil pag nagre-rev out ako, sumasayaw din yung roller. So, bali, talagang dumudulas yung roller. So, may tendency na sumemplang ako, no? Ngayon, gets nyo na kung paano gumamit ng roller ng naka-cleats at hindi naka-cleats. So, kung naka-cleats ka naman, no, paano ka naman magki-clip out pag nasa roller? Pag naka-fixie ka. Kasi pagka naka-road bike ka or MTB or anything na naka-freewheel na bike, madali lang naman na mag-clip out dahil habang rumorolyo pa yung gulong, pwede ka nang mag-clip out agad. So, make sure, kaya sabi ko sa inyo na meron kayong pagtutukuran dahil kailangan na kailangan nito as mga fixed gear user. So, before nyo i-clip out, medyo bagal-bagal kayo. Then, kung saan din kayo komportable mag-clip in, dun din kayo mag-clip out, guys, no? So, if natatakot kayong mag-clip out na baka sumemplang kayo, ano, at hindi talaga maiwasan, pwede naman kayo tumukod, then tsaka kayo mag-clip out. So, paano nga naman pagka mag-clip out ka nang hindi ka tutukod? So, kailangan, pagka ikot ng pedal or cranks mo, kung nasan ka komportable mag-clip out, pag once na nasa baba na yun, tsaka nyo i-clip out, tapos ipatong nyo lang yung paa nyo, then, tukod na kayo. Pagka na tukod nyo na, yung kamay nyo, or na may nakasandal na kayo sa pader, tsaka na kayo bumaba sa bike. Then, clip out sa kabila. So, ayun lang guys, no, kung paano gumamit ng bike roller, no. Sana itong video na ito ay makatulong sa inyo kung paano gumamit ng roller na gamit ang fixed gear. At the same time, para din sa mga ibang naka-bike na like road bike and MTB, no. So, sana nakatulong din sa inyo itong video na to kung paano gumamit ng bike roller.
So ayun lang for today's video, guys, no? So see you guys on the next vid, and peace. Woo!